Hello po mga brother and sister, kamusta po kayo? Ako po si Cheche Soriano, isa pang OFW dito sa Bahrain. Inaanyayahan ko po kayo na sa mga nais po na mag-join ng aming second encounter, ito po ay gaganapin sa October 24 to 28. Sa mga nais pong mag-join ay mag-PM lang po kayo sa amin, kay Sis Nimpa, Sis Olive, kay Sis Dalia at syempre sa akin po. At ganoon din po na sa mga nais mag-join ay magpa-registered lang po kayo sa ating basic step upang makasama po namin kayo sa aming second encounter at ganun din po ito ay via Zoom. Kaya ano pa pong hinihintay nyo? Magpalista na po kayo para sa ating encounter. Maraming salamat po at nawa ay makasama namin kayo sa ating gaganapin na second encounter dito po sa ating Middle East. Maraming salamat po at God bless po.
nagsasalit na na magbigay ng papuri at pagsamba para sa ating Panginoon. Kaya kung kayo po'y handa na, sabayan niyo po ako na umawit para sa Kanya. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. Let's sing one more time. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. Let's declare. You live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Oh, let's praise Jesus for all He has done in our lives. Come on. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. Come on, let's praise Him. You live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. One more time. You live, you die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah. Father's only Son, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Come on, one more time. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Oh, we praise you. Oh, we thank you, Jesus. Hello po, mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga viewers po natin sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Ngayon po ay samahan niyo ako sa aking pananalangin sa fast recovery po ng lahat po ng may mga karamdaman at patuloy na maglaho na ang COVID-19. At ganun din po na ipanalangin po natin ang world issues po, kung ano po yung mga nararanasan po natin. Kaya samahan niyo po ako sa aking pananalangin. Yes, hallelujah, Father. Ama naming makapangyarihan at maawain,
Naririto po kami, Panginoon, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan, O God, so that we can dwell with you in spirit and in truth, Father. Yes, Lord, kami po ay narito na magnagpapasalamat sa iyo, O God, sa lahat po ng kalakasan, kapatawaran, at lahat po ng biyaya na handog mo po sa amin sa araw-araw, O God. Yes, Lord, naririto po kami, Panginoon, na itinataas po lahat po ng mga bansa na magkaroon na po ng fast recovery sa lahat po ng mga karamdaman, lalong-lalo na po yung COVID-19, kung sino man po ang dinapuan ng sakit na ito, Panginoon, alam po namin, O God, na bibigyan mo sila ng fast recovery at tuluyan ng maglaho, Panginoon, ang pandemic na ito. Wonderful God. Yes, O wonderful Father, nagpapasalamat po kami dahil ang aming bansa ay unti-unti nang nakakaahon, Panginoon, sa pandemic na ito, wonderful God. Lord, ganun din po, Panginoon, na patuloy mong iprotektahan po ang aming mga kababayan, O wonderful God. Lahat po ng aming mga kapatiran, aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, O God. At Lord, ganun din po, Panginoon, na itinatas ko lahat ng mga bansa na nakakaranas pa, Panginoon, ng COVID-19, itinataas po namin, O Lord, ang kanilang fast recovery, wonderful God. At ganoon din po, Panginoon, na kung ano po yung mga nararanasan, gaya po ng mga nawalan, Panginoon, ng mga trabaho, Panginoon, at saka mga businesses, O wonderful God, ikaw po ang magbigay ng knowledge and wisdom, Panginoon, sa kanila, at comfort, O wonderful God, sa mga nawalan po, Panginoon, ng mga mahal sa buhay noong panahon ng pandemic, O God. Yes, O Lord, alam po namin na muli mo kaming ibabangon at ibabalik mo po yung dating sigla ng aming mundo, Panginoon. Yes, O Lord, kami po iyong alalayan at gabayan sa lahat po ng bagay, Panginoon. At ganoon din po, Lord, na tinataas namin ang election po sa Pilipinas sa taong 2022, Panginoon, na nawa ay maging mapayapa, O wonderful God. At Lord, nawa ang mahalal na mamuno sa aming bansa ay ang taong may takot sa iyo, O wonderful God. Yes, Lord, sa iyo namin iniiwan lahat po ng aming mga panalangin dahil alam po namin, Panginoon, na sa iyong pangalan ay walang imposible. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palang umaga po sa ating mga kapatid, mga naka-tune in po sa ating Facebook Live at ganun din po sa YouTube channel. Mga kapatid, samahan nyo nga po kung ipanalangin ang past recovery ng ating mga kapatiran at ganun din po kayo na nanonood at nakikinig, samahan nyo rin po kung ipanalangin ang mga ito sa kung meron po kayong mga past recovery na sa ating pamilya at ganun sa ating sarili, ay sama po nating ipanalangin at ganun din po yung provision and protection at breakthroughs na prayer po. Samahan nyo na po kung manalangin. Manalangin na po tayo. Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, salamat po, Panginoon, sa patuloy po, Panginoon, na pagbibigay niyo po sa amin ng biyaya sa araw-araw po, Panginoon, Lord God. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga nagagawang kasalanan, sa aming mga pagkukulang, Lord God. Punuin niyo nga po kami sa aming mga kakulangan at ikaw po, Panginoon, ang maging sentro ng aming buhay, Lord God. Lord, sa oras na ito po, Panginoon, ay sama-sama po kaming mananalangin at ikaw nga po, Panginoon, ang magkaloob ng aming mga panalangin, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang magbasbas at magbigay po, Panginoon, ng kasagutan lahat ng aming kahilingan, Lord God. Salamat po. Ito po ang aking panalangin. Iidudulog ko po, Panginoon, ang fast recovery ng aking mga kapatiran po, Panginoon, na si Carmelita Bertrand po, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang bin at back, Lord God, in Jesus' name. At kay Irene De Guzman, sa nagkaroon po siya ng positive COVID-19, Lord God, in Jesus' name. Kay Norma Silva, Lord God, sa positive COVID-19. Kay Benji Nicolas, sa positive COVID-19. At ganun din po kay Brother Bernie Grande sa chest pain, Lord. At ganun din po kay
His name pa kasi Losables para sa inyo, Lord God. At ganun din kay Kaylin Claire Soriano sa skin allergy. At kay Christine Manansala sa positive COVID-19. Kay Sarah Rivera Dominong sa positive COVID-19. Kay Ken Binungkal sa COVID-19 in Jesus' name. Kay Aslin Bellamin sa kanyang pananakit. Pagkasakit at ganun kay Elizabeth Espiritu sa kanyang sakit, Lord. Kay Marlene Soriano sa quarantine about sa COVID-19 at kay Leticia Tabenan sa quarantine COVID-19, kay Leonie Lozano sa kanyang pagkasakit, kay Nazari sa COVID-19. Lord God, salamat po Panginoon sa mga buhay ng mga kapatid kong ito, Lord, na patuloy niyo po silang sinusubaybayan, Lord God, at ganun din po Panginoon yung mga nanonood at nakikinig, Lord God. Dalangin ko po Panginoon lahat ng ito po Panginoon ng kanilang mga naramdamang sakit sa kanilang panghihina, Lord God. Dalangin ko po Panginoon na ibalik niyo po yung mga nawala sa kanilang kalakasan, Lord God. Patuloy niyo po silang pagalingin ng iyong mahiwagang kamay, Lord God. Durugin niyo po ito ng tuluyan, Lord God, at huwag niyo po hayaang bumalik sa kanila itong mga sakit na ito, Lord God. In Jesus' name, Lord, ikaw po yung doktor ng doktor namin, Lord. Ikaw po yung nagpapagaling sa anumang kasakit, Lord. Ikaw po yung nagbibigay po ng kalakasan sa amin po, Panginoon, sa mga nawalan ng lakas po, Panginoon, sa kanilang pagkasakit, Lord God. Ibalik niyo po, Panginoon, ang mabilisan, Lord, na kagalingan ng mga kapatid namin ito, Lord God. Lalo na po, Panginoon, yung mga nararamdaman nilang sakit sa kanilang chest pain, sa kanilang mga lagnat, sa kanilang mga symptoms ng mga COVID na ito, Lord God, ay ikaw po, Panginoon, ang mag-heal at ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng totally fast recovery, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil naniniwala po ako sa oras na ito ay ibabalik niyo po sa kanila ng mabilis ang paggaling ang mga kapatid namin ito, Lord God. Itinitake ko na po ng advance dahil ikaw po, Panginoon, ang aming Diyos na buhay at hindi po nagpapabaya sa aming mga anak mo, Lord God. Salamat po. Ito po aking samudalangin sa fast recovery na ito, Lord God. In Jesus' name, amen. Lord, dumudulog naman po ako, Panginoon, sa provision and protection ng aking mga kapatiran, Lord God, na ikaw nga po, Panginoon, ang magpatuloy ng magbigay ng blessing sa mga kapatid namin ito, sa mga nanunood at sa mga babanggitin ko, Lord God, at ganun din po, Panginoon, sa mga nakikinig, Lord God. Lord, tinataas ko nga po, Panginoon, ang aking kapatid na ito, Lord, na si Christian Carrega family, Bernie Grande and family, Arsenio Farstillas and family, Joanna Quilet and family, Ellen Santins and family, Cheche Soriano and family, and Arlene Cuenco and family, and Diane Melendres and family, Wilena and family, and Kat and Sarmento and family, and Jenna Valadad and family, and William S. and family, and Anilin Lewis and family, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa mga pamilyang ito, Lord God, na aking dalangin sa inyo po, Panginoon, na patuloy niyo po, Panginoon, ipagkalob yung siksikliglig na umaapaw na nanggagaling sa iyo, Lord God. Patuloy niyo po sila, Panginoon, na panghawakan at bigyan niyo po, Panginoon, ng kalakasan sa bawat isa, balot ng iyong banal na espiritu po, Panginoon, na shield ang pamilyang ito po, Panginoon, na ilayos niyo sa anumang kapamakan, lalong-lalo po, Panginoon, yung mga kumakalat na virus po, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila, Lord God, ng shield po, Panginoon, ang bawat isa, Lord, ng pamilya na aking nabanggit, at ganun din po sa mga nanonood at nakikinig, Lord God, na ikaw po yung magbigay sa kanila ng protection, Lord God. Lord, ikaw po yung Jehovah Jireh namin, Lord God, na nagbibigay ng aming mga pangangailan. Ikaw po yung provided namin, Lord God, na hindi po nagkukulang, Lord God, na ikaw po yung pinanggagalingan ng aming mga pangangailan, Lord God. Salamat po, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, yung patuloy na magbibigay sa amin nito, Lord God, ng protection and provision sa bawat pamilya, Lord God. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy po yung hawakan ng bawat pamilya namin, na maging sentro po kayo ng aming buhay, Lord God. Salamat po, Lord. Ito po ang aking samot dalangin para sa provision and protection ng aming pamilya at ng aming mga kapatiran, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang magkaloob at ikaw po ang humawak sa aming buhay, Lord God. In Jesus' name.
name. Lord, dadako na rin po ako, Panginoon, sa breakthrough ng aking mga kapatiran po, Panginoon, si Wenwen Lacambra and Mary Luz Hernandez sa kanyang financial breakthrough, kay Lemon Arui sa kanyang financial breakthrough, kay Merla Carmela Aquino sa kanyang financial breakthrough, at kay Setchek Sorano sa kanyang financial breakthrough din po, at kay Diana Angasang sa kanyang financial breakthrough, and kay nun din po kay Bernie Grande sa kanyang financial breakthrough, at kay Alan Rivera po, Panginoon, sa kanyang financial breakthrough. Lord, lahat ng mga kapatid kong ito na nabanggit po sa restoration and breakthrough, Lord, ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila, at ganun din po, Panginoon, sa mga nanunood at nakikinig po, Panginoon, sa oras na ito, Lord, ay ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kanilang mga binibreakthrough sa kanilang buhay, sa kanilang kakulangan, about po dito sa financial na ito, Lord, kung ano man po yung mga dinaranas nila, Lord God, sa mga utang o sa mga kakulangan financial, Lord God, at ikaw nga po, Panginoon, ang magbigay sa kanilang reversal sa kanilang buhay po, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang humawak at magturo sa kanila kung ano po ang dapat nilang gawin. Lord, salamat po sa mga buhay ng mga kapatid kong ito, at patuloy niyo nga po silang alagaan, at ikaw po, Panginoon, ang manguna sa kanilang mga gagawin, sa kanilang mga desisyon sa kanilang buhay, Lord God. Bigay niyo po sila ng new faith at new strength po, Panginoon, sa mga kakaharapin nilang problema at sa mga kaharap nilang problema ngayon, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna at magbigay sa kanila ng lead, Lord God. Itinataas ko na lahat ng ito, Lord God. Naniniwala po ako na lahat ng ito ay sasagutin, at naririnig niyo po, Panginoon, ang aming mga hinaing sa oras na ito, Lord God. Naniniwala at nagtitiwala po ako po, Panginoon, na lahat ng ito ay kalulugdan niyo po ang aming mga hinaing at ang aming panalangin. Maraming maraming pong salamat, at kayo po ang mataas at mapapurihan sa oras na ito. Ay ibabalik ko na po sa inyo ang matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. His first time, you are actually right now watching Life Voice Journey, and we are in the series of Book of Proverbs, which I call it Every Day with God, because the Book of Proverbs is actually the Book of Wisdom. We call it Book of Wisdom. Wisdom because nandito yung ano, very, very practical. We talk a lot of things about everyday living, no? So, kaya nga siya tinawag na Proverbs, o sabi natin, ito yung mga observations ng mga Jews, ano? On how God, how we see God in our journey, no? So, that's why I'm so happy, no? That every one of you who had been with me, you can see, parang it seems a repeat siya, pero actually, that given us intensity, no? Kasi the choice of words is different from previous verses. So may mga intensity at may mga portion na nagbibigay talaga ng impact, no? To dive in, no? Mas in going to a deeper understanding. If in case we talk about laziness, we talk about wisdom, we talk about work, we talk about relationships, all stuffs, ano? Actually, we talk a lot in this, ano? And that is actually ayit po talaga yung ano natin, journey natin in our everyday with lives, everyday life, no? So that's why God is important, and the wisdom of God is very important. So that's why Proverbs is very, very rich on that, no? Very, very practical. So that's why today, let's dive in po sa Word of God. And before siguro po ako ay dive in, let's pray first and ask the hand of God to lead us in today's Word. So tayo po yung manalangin. God, we would like to thank you, God, for this wonderful day, Lord, again, to learn your Word. I pray, God, that let your Word indeed, oh God, will come alive to every one of us. Let the Word of God will not be just become a knowledge or information, oh God, but this Word of God become a living Word in our spirit. Redirect us, Lord, strengthen us, Lord, oh God, give us a journey that is, Lord, oh God, leads to godliness, to holiness. So God, thank you, God, for every day, Lord, oh God, we can hear from you. So Lord, let your Holy Spirit right now speak to us in a very special way, and I pray, God, that, Lord, oh God, that you will, Lord, oh God, move to everyone's heart, needs, meet every needs, Lord, oh God, special God, to the longing soul, to the heart that is, Lord, would like to hear from you. So God, we thank you, we welcome your Holy Spirit, be with us, be glorified, be lifted up, only you, oh Lord,
This is we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so today let's start about reading our word today. Let's read the word today. So now let's read chapter 25. We're going to read the last three verses, and then from then we were going to move to chapter 26. So let's read the word. Sabi po rito, if the godly gives, verse 26, chapter 25, if the godly gives in to the wicked, it is like polluting a fountain or muddy in a spring. Verse 27, it is not good to eat much honey. It is not good to seek honor for yourself. And then verse 28, this is the last verse of chapter 25. A person without self-control is like a city with a broken down walls. Okay, again, what a wonderful verse. Verse 26, now let's move to chapter 26. Yay! Okay, sabi rito, honor is no more associated with fools than snow with the summer or rain with harvest. Amen. And verse 2, like fluttering a sparrow or a darting swallow, an undeserved curse will not land on its intended victim. And then verse 3 and 4, guide a horse with a whip and a donkey with a bridle and a fool with a rod to his back. And verse 4, don't answer the foolish arguments of fools, or you will become foolish as they are. And then verse 5 and 6, be sure to answer the foolish arguments of fools, or they will become wise in their own estimation. And then verse 6, trusting a fool to convey a message is like cutting off one's feet or drinking a poison. Okay. And then the last verse for the day is verse 7, a proverb in the mouth of the fool is as useless as a paralyzed legs. May the Lord bless His word. May the Lord bless His word. So today I'm going to share to you four things coming from these 10 verses. Sabi ko nga sa inyo, 10 verses na yung ginagawa natin. Pero sabi ko nga sa inyo, alam ko yung medyo yung 10 verses very very rich sa atin, ano? Actually, we can explain some further, but I would like to make direct to the point. Every time, ano, nakita nyo na ngayon, medyo direct to the point na yung ano natin because nga of so many verses. I don't explain too much. And by the way, the Book of Proverbs talaga very, very practical po talaga siya. Ibig sabihin, self-explanatory na nga yung iba, no? And then, sabi ko nga sa inyo, no? Actually, yung Book of Proverbs, ano, always direct us to ano talaga, to a life of wisdom, no? So laging ganun po yan, life of wisdom. And remember, yung wisdom na sinasabi rito, hindi natural wisdom. Yung wisdom na sinasabi dito is wisdom that comes from God. Kaya coming from, even in this verse, sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So meaning, everything starts with God, no? That's why those of you who've been here every morning, praise God, you are actually actually building your life in the wisdom of God, because actually we really want the wisdom of God every day, and doing that is of course starting with the Word of God. So today I'm going to share to you four things, and I call it bad journey in our life. Ito yung mga bad na lakbayin natin, okay? First is crafted godliness, and coming from verse 26 of chapter 25, self-elevation, okay? Bad journey po ito. No self-control, bad journey po ito, and foolish walk. Apat po ito. Okay, so now let's dive into each verses. So now let's read. Verse 26, corrupted godliness. Okay, bad po ito sa journey natin. Pag sabi nga natin, ang isang lumalakad sa Diyos, eh medyo corrupted po yung kanyang, ano, yung corrupted po yung kanyang lakarin. Alam niyo po ba, ano po yan eh, hindi siya nagiging pagpapala. Although sabi nga natin, dapat blessed yung life niya, but because of corrupted siya, ibig sabihin 50-50 life, 50-50 darkness. Kaya sabi niya rito, if this is kind of life, sabi niya, if a godly give into a wicked, so ibig sabihin, he's actually doing something wickedly, at the same time,
he is actually living he's actually having a faith, but pero nagko-compromise siya in some portions ng life niya, is para raw siyang isang taong dumaan sa isang water na yung, di ba po, alam niyo yung medyo muddy yung sa taas niya, yung taas niya clear yung water pero mud yung ilalim. Ibig sabihin yun yung klase ng life na hindi 100% water yung life niya, may mud. Kaya pag siya ay dinaanan, shinake yun, magiging muddy. So, ibig sabihin po nun, titilay, compromise life, no? Bad journey po yun, ano? Ibig sabihin, you want a journey of faith in the Lord that is really blessed. Talagang tanggalin natin yung mga putik. But like I said, sometimes yung mga putik na yun is also part ng journey natin, ano? But like I said, no? When we say we would like to live for God, we must live a life of surrender. Kasi po, ang surrender, hindi lang po yung one day. O kaya yung time na nakilala mo si God. Actually, ang paglilinis ng Lord sa buhay natin, no, ay continuous. Continuous po yun. To be honest, kahit ako hanggang ngayon, no? Kasi nga po, we are on a journey. Sometimes, nilinis ka ng Panginoon, pero may ginorny ka na naman. Kailangan mo na naman mag-forgive. Kailangan mo na naman magpaayos sa Panginoon. Kaya that's why life is a journey. Kaya nga, pag ganun ang journey, kaya pag tinignan natin ang faith natin is a journey, it is actually a continuous surrender, a continuous acknowledging God in our lives. No? Walang alam mo lahat. There's no such thing. Kahit po kami, na sabi nga rin, nakapag-aral na, still, we, like sabi ko kanina sa ating, ano, sa ating Middle East, ano, sabi ko, the word of God is always fresh. I don't know why, but I've always been blessed. Kahit tinuro ko na siya na po ulit-ulit, I've always been blessed. Why? Because this is a journey, no? A journey of going deeper, wider, higher, and upper. Ganun po ang life natin. So that's why the more we come to God every day, yung corrupted journey is patuloy na nililinis. So, bad journey po to. Let our godliness, ano, hayaan natin live a life that is completely always surrendered to God. Second bad journey natin is self-elevation. So it's not good to eat too much honey. It's not good to seek honor for yourself. Parang ito yung yesterday din, ano. So ibig sabihin, binibigyan na naman dito yung, ano, yung parang, yung ano natin. Kasi we are people. Ang people po kasi, ano, yung positional. Pag sino yung nasa taas, ganyan. Pero actually, sa God, hindi talaga technically yung position ang na-elevate. Hindi yung heart, what is in the heart of the person. And sometimes kasi yung position, we thought that if we are on that position, parang akala natin mataas tayo. Pero actually, this is actually always a reminder, no? A reminder to sa atin, don't go on this journey. Na sabi nga rito, no, don't seek honor, okay, for yourself. Don't seek honor. Seek to honor God. Yun po sabi ng Bible. Honor the Lord. Seek God, ano? Honor the Lord. And if you do that, yun naman always, oh, God will lift you up. Ibig sabihin, it is the Lord who will bring honor to you. But first, honor God first. Hayaan mo ang Diyos ang mag-honor sa iyong buhay. Amen? Okay, so now let's go in. Next, bad journey. Ayan, bad journey rin po to. Okay, a person without self-control is like a city with the broken down walls. Ayan, self-control, emotions. Ayan. Okay, there is always, it always fall down ng mas karamihan, ano? Sabi nga nila, no? Pag hindi natin makayang makontrol yung temper natin, para raw po tayong isang wall na ano, anything, pwede, ano? Ano ibig sabihin, no? Any, the devil can attack our lives. You know, alam nyo, nowadays, ano, the devil actually use emotions. Nowadays, emotion, dun dinideceive ng devil in our lives. So, this is a bad journey. A bad journey if you cannot control it. Remember, part ng Galatians chapter 5, verse 22 to 23, part ng fruit of the Spirit is what? Self-control. Okay? But by the way, ang series natin sa dialect is the fruit of the Spirit. Although hindi pa natin natatopic yun dun sa dialect week natin, pero self-control is part of that. So, may ganun,
self-control. Why? Because God wants us to understand that the more we let the Spirit of God control our emotions, we are more guarded. No, magaguard natin, ang ating life, no? Ang ating life, ang ating heart, no? Ang ating spirit, ang ating journey. So this might be the message of God to some of you, no? Don't go on a bad journey of corrupted life, bad journey of of self-elevation, and bad journey of no self-control. So let our let God take control doon sa mga bagay na hindi natin ma-control. Like I said, it is that's why I told you a daily life is a life of surrender. Alam ko iba-iba yung join natin kasi pag sinabi na ay nag-iba yung attitude niya, baka may pinagdadaanan niya, may pinagdadaanan niya, which is sometimes true, no? Yung isang tao na yun, kaya ganyan yan kasi may pinagdadaanan yan. So sometimes we also need grace to other people, at the same time grace also to ourselves, kasi ganun po talaga yon. Every one of us can easily judge by others, and by the way, sometimes you don't need to always think of what other things, kasi ganun talaga eh. Kasi nga nila, wala kang gagawin na tama, kasi only ang people is hard to please. So that's why God wants us not to focus on what is happening around us, but to focus on God. Let God control our hearts and emotions. By the way, many families has been broken because of this also, no? So maraming family na broken because no control, no? Binabreak down mo yung family mo, no? Like I said, right now, maybe to some of us, this may be the word of the Lord to you, no? Ask the Lord, Lord, help me, God. Help me in my emotions. Help me, Lord of God, to control my temper. No? And I think mostly in our, we are now almost in the ending of Proverbs. You can see this has always been repeated and repeated many times. No? Sabi nga gano'n, ang isang kaya makontrol ang emotion, kaya makontrol ang king. Grabe, no? Kaya kingly, a leadership yung ang kaya magkontrol ng emotion. Only kings can do that. So you want to be a king, you want to be a leader, this is part of a good leadership. But like I said, this is a bad journey. Pag wala pa yung self-control. Now, let's go to the last part, and that is foolish walk. Medyo yung foolish walk na to, i-divide natin siya because majority ng chapter 26 to verse 1 to 7, ito po yung description ng mga lumalakad in foolishness. So let's read on that. And first one is no honor. Those who are foolish, walking in a foolish, are no honor and argument starter. Okay, sabi nito, honor is no more associated with fools. Okay, then the snow with the summer with rain harvest. It's like a fluttering sparrow or a darting swallow. Or under undeserved curse will not land on the intended victim. Okay, so no honor. Alam na natin to, no? Ibig sabihin, pag sinabi natin honor, sorry for this word, parang walang hiya ba? Walang hiya, talagang willing siyang gumawa ng kung anong kalokohan at hindi na siya talaga nahihiya. But parang sabi nga walang honor, no? But anyway, God doesn't want us to walk on this path. And also, sabi niya rito, one of the foolish description of a foolish person, sabi niya, don't answer the foolish arguments of fools or you will become as foolish as they are. Okay, so ibig sabihin, naalala ko tuloy yung pagbisa, sabi nga nila, foolish na yung talk, huwag mo nang patulan. Pag pinatulan mo, ibig sabihin, kaparehas ka niya. Okay? Kasi minsan, ganun tayo, di ba? Parang pinatulan mo, tapos, pag binatulan mo, sabi mo, ikaw yon kasi pero kung totoo, kung hindi ikaw yon, you don't need to explain anything to anyone. Lalo na kung lies yan, kung di totoo yan, kasi foolish things yan eh. Spreading lies, spreading gossip, to those of you who have been with me, no? sa last week, yan eh, all those things are foolishness, foolish talk, sabi nga, huwag mo nang patulan. Kasi bakit? Pag pinatulan mo yan, foolish ka din. Kaya nga, di ba, sabi nga nila, pag ikaw pumatol, ibig sabihin, yung ka talaga. Although minsan, sabi nga natin, minsan may kailangan pagkantayuan. Pero may mga naririnig tayo itong choose your battles. Anyway, whatever it is, don't be foolish. Ibig sabihin, kung alam mo foolish things yun, kung talagang wise ka, hindi mo na kailangan pang patulan o sagutin yung mga bagay na yun. Just do what the Lord is asking you to do.
and fulfill the call what God has called you to. Amen. So another foolish walk is moved by the rod struck in feeling wise. Okay, so like I said, dito, guide the horse with the whip and the fool with the rod to his back. Ibig sabihin dito, mga fool, ito na eh, the way sila mag-guide is by hard rod. Ibig sabihin doon, minsan nagigising lang mga foolish pagka dumadaan sila sa pagsubok sa buhay. May mga ganong tao, no? May mga ganong pa, pagka maganda buhay niya, okay. Pero pagka matindi ang pinagdadaanan niya, saka siya lalapit. Kasi bakit? Yun nga yung foolishness. Ang foolishness kasi, you only want God in your heights of your life. Pero pag wala na rin. So, you go back to your foolishness again. But like I said, kaya ang the way sila ginaguide is by hard rock. Ano ibig sabihin? Dumadaan pa sila sa rod ng whip, no, pagpalo ng Diyos, saka pa sila, no. So that is foolishness. Pwede namang hindi ka napaluin. Ibig sabihin, pwede namang hindi ka dumaan dun. Just walk straight path. But that's how the foolish lives, no. Babalik, lalales, babalik. So don't be foolish. God wants us to don't be like fool. Na kailangan i-guide siya by a rod. Okay? And then feeling wise. Okay? Be sure to answer the foolish arguments of the fool. They become wise in their own. Alam niyo, normally description palagi naman ng description palagi ng proverbs in regarding to wisdom. Isa lang naman po 'yun. Kadalasan ayaw makinig o kaya we're not willing to be mentored, to be coached, o kaya ganyan, ano? So normally laging ganun yun, ano? And then gusto niyang pakinggan yung gusto lang nila pakinggan, kasi totoo naman yun, pagka minumold yung faith natin o kaya minumold tayo, whatever realm it is, business, studies, ang pagpapalaki ng anak, ano, masakit palagi ang molding process. Pero ang mga foolish, ano po yan, ha? They don't want to listen. They always feel they know it all. But there's no such a thing. Until now, ako po, I always have a mentor, special mentor, no? Laging ganun. I always need to listen to someone. Kasi baka ako na lang, ako lang, pinapakinggan ko lang yung sarili ko. And that is actually one of the attribute of the wise. Maybe this is the message of God to some of us. Maybe God wants you to grow more deeper, wider in your journey, whatever it is. God wants you to keep on asking for someone who will guide you, lead you, mentor you in your faith and in your journey. Amen. So last verses for this day. Okay, fool, another foolish walk. Sabi nga, cannot be trusted in depth to wise words. Parang medyo dikit to kanina doon sa isa, no? Ang mga foolish boys, sabi nga, cannot be trusted. Trusting a fool to convey a message is like cutting off one's feet or drinking a poison. Grabe, no? Ibig sabihin, pag fool ang isang tao at pinaniwalaan mo yung sinasabi niya, parang uminom daw ng poison. Grabe, no? So, yun ang ibig sabihin nun, masisira ka. Sisirain ng, pagka nakinig ka doon sa mga foolish na, ano, masisira ka. Masisira yung buhay mo. Dead end, dead journey, dead life ang pupuntahan mo. So, God wants us to stop and don't even listen on trust this kind of people, no? Although it is very harsh, but it is very true. Lalo na kung di natin kaya ma-handle yung ganitong mga tao. Maybe to some of you, these are your family members. Parang, Lord, magkakatiwala ko ba to? Actually, yesterday, me and my husband visited one, and then, sabi niya, hindi ko na mapagkatiwalaan tong tao na to, no? Sa visitation namin, hindi mo mapagkatiwalaan, no? And then we prayed, no? And we asked, no, Lord, bigyan mo ng mercy yung mga tao na parang, Lord, mababago pa ba ito? Parang patuloy lang nanluloko, parang gano'n. Foolish walk eh. Patuloy nanluloko. Sabi ko nga, hindi ko alam kung anong tamang word. Pero there's only one thing, ask the grace of God to this person. Kaawaan natin sila. Kasi, kawawa sila. Parang gano'n. Pero for us naman, who knows kung ano yung ginagawa nila, be wise, no? Kasi pag ginawa mo yun, parang niloloko mo rin yung sarili mo. Kasi parang umiinom ka nga ng poison eh. Alam mo na niloloko ka, nagsisinungaling eh, paniniwalaan mo pa, di ba? The wisdom po is not the absence of, sabi ko, righteousness is not the absence of wisdom. O goodness is not the absence of wisdom. So, mabait ka, pero hindi naman
hindi naman wala kang wisdom. Ano ibig sabihin? Hindi ka naman nagpapaloko. Parang gano'n. Hindi naman gano'n. Walang gano'n sa Bible. Ano ibig sabihin? Tutulungan ka ni God na magbigay ka ng grace, but at the same time, make an action. Ibig sabihin, make an action. Mag-isip ka, Lord, tulungan mo kung paano ko i-handle yung ganito. Maybe your loved ones ito or any person na pakilala mo. Pray to God. I always say, no, let the grace of God. Pag-pray mo ang tao na mga ganun. Ako, mayroon din akong ganun. Sabi ko, Lord, I remember mayroon pinagpe-pray in my family. No? Sabi ko, Lord, tulungan mo naman yung grace. Nakita ko din yung pagbabago. No? May power po talaga yung prayer. Huwag nyo lang po susukuin yung mga mahal nyo sa buhay. Lalo kung mahal nyo sa buhay yan. Kasi wala magpe-pray dyan, kayo lang po. To be honest po, wala magpe-pray ng best sa anak mo, sa magulang mo, sa kapatid mo. Walang best. Ikaw talaga. Kaso lang, pag sumuko ka, yun nga po. Yun ang malungkot na pangyayari. But we should not. I mean, kahit no matter how hard it is, kasi yun po yung isang ginorni ng mister ko kahapon, nang bibisit, sabi ko, Lord, sabi ko, ano, kailangan talaga ng love of God. I know it's not so easy, but there's no other way to do that. Amen? Whether we cannot, those people cannot be trusted, pray for them. And then, like I said, deaf to wise words. Actually, sabi rin, the proverbs, a mouth of a fool is useless. It's like a paralyzed leg, which is very, very true. Alam mo na yan, pag yan talaga yung ano, para yung bingi. And because of that, maybe to some of us, this might be the journey that God is leading to some of you. So we're going to pray na po. No? I believe God wants each one of us to pray, you know, to pray for our lives and ask the Lord, Lord, tulungan mo ko. Maybe all these messages for you, maybe to some of you, hindi ito para sa'yo. Maaaring ito'y para sa mga mahal mo sa buhay. O anyone that you know na, deal sa'yo ni God. So God wants us to live in a godliness life. No, God wants us to be blind, no, and to be wise in how we deal yung mga path na hindi tama. So right now we're going to pray to help us in our journey to godliness, to make us live in humility, to guide our emotions in our tempo, and to help us walk in the wisdom of God, lalo na in how we deal with those foolish that binanggit ko kanina. So right now, we're going to pray. Tayo po ay mananalangin. I'll give each one of us 2 minutes and ask the Lord, tulungan mo ko. First you, and then pray for your loved ones. I believe God is speaking to some of you today. So let's pray to God. Okay, ask the Lord right now. Lord, guide me, lead me, Lord. Hallelujah. Pray to Jesus right now. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, God. Let's pray. Pray for yourself. Pray for your loved one. Pray for your journey. Hallelujah. Yes, God. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, God. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Father God, we come before you, Lord, and acknowledge, God, that you are the God, Lord, who would like, Lord, every one of us, Lord, got to walk into godliness. Lord, I pray that every one of us, Lord, oh God, will not be corrupted, Lord, oh God, by the struggles of this world, by the Lord, oh God, by the
by the offering, God, and the lies of the enemy in our lives. Lord, in the name of Jesus, Lord, we surrender our lives to you, God, right now. Help us, God, to walk straightly, God, to your holiness and to your godliness. Lord, I pray, God, break, God, every yoke of the enemy, God, right now, Lord, to every one of us who is going through, Lord, oh God, that difficult, oh God, bandages in their lives, maybe addictions, Lord, maybe, Lord, oh God, maybe, Lord, oh God, bad habits, Lord, maybe, Lord, some of us, Lord, have traumatic experiences that causes them, Lord, not, God, to, not, cannot walk, oh God, into godliness. Lord, I pray for your healing. I pray for your deliverance in the name of Jesus right now. Pray, God, let your mercy come upon each one's life. Come for every one of our loved ones right now. Have mercy upon their lives in Jesus' name. Also pray, God, that you help us to live in humility. That, Lord, oh God, will always, Lord, oh God, give back to you the glory, honor you in all aspects in our life. At the same time, we ask you, God, to guard our emotions, God, our guarded temper, Lord. Lord, let the fruit of the Holy Spirit, His self-control, to be upon us. Lord, help us, Lord, oh God, to be always, God, be let your Holy Spirit control, God, every, Lord, oh God, journey, God, emotional roller coasters. But to every one of us who are, Lord, maybe, Lord, oh God, in a journey of emotional pain, God, in the name of Jesus, I pray for healing upon their lives so that this might be caused, Lord, oh God, of imbalance or even, Lord, of imbalanced temper. So, God, I pray in Jesus' name, Lord, let, Lord, the healing come in their lives in Jesus' name. And also, we pray, God, that every one of us will not walk into foolish path, God. Help us, Lord, let the wisdom of God guide us in our journey, God. Lord, help us also to Lord, how to deal, Lord, oh God, those, Panginoon, who are, Lord, oh God, also walking, God, into foolishness. Help us, Lord, oh God, to have grace upon them, to love them at the same time, Lord, oh God, lead them, Lord, to your light, to your salvation, to your grace, and to your love. So, God, we commit ourselves to you right now in the powerful name of Jesus. Amen and amen. Maybe I would like to talk to some of you today. I believe that walang aksidente kaya nandito ka. May purpose si God sa buhay mo, no? And I believe God loves you. And if you've never given your life to Jesus, this is the best time to give your life to God. Alam ko medyo narinig mo yung word today. Maybe that is good, that is wonderful, but I don't want you just to say it wonderful and good. I want you to give your life to Jesus today. Ngayon yun. So right now, let's pray. I'm going to pray, and this is a prayer of giving your life to Jesus. If you've never given your life to God, this is the best time. Okay? Right now, I'm going to pray. We'd like to follow this prayer and make these prayers your own. So let's pray. Follow this prayer with faith in your heart. Lord Jesus, thank you, God, for your word. I admit, Jesus, that I need you in my life. I need you, God, in my life. Forgive me, Lord, of all my sins. I admit, Lord, that I am a sinner. I need you, God, to save me, heal me, restore my life. Thank you for dying on the cross for me. Because of your death, I can have forgiveness. I can have victory. I can be set free. Thank you, Lord Jesus. Now, I surrender my life to you. Come into my life. Be my Savior. Be my Lord. Help me, Jesus, from now on to love you, to walk with you, to serve you, and walk according to your will in my life. This is I pray in your name. Amen. Amen and amen. Praise God. Amen. If you follow that prayer, amen,
I would like to congratulate you. You made a good decision. Amen. God bless you. And then what you've done right now is you are actually give your life to Jesus. Now you have a new relationship with God. So take care of that relationship. How to take care? Come every morning, pray together with us. Not only pray together with us, be part of our connecting lives and wherever you are. Kahit saan ka, no? Nowadays we have digital and internet connections. So kaya mo be part of our connecting lives, growing your faith. Maganda po may fellowship ka and also come in our online worship